Mas nagigpit ang LTO sa mga gustong kumuha ng driver's license. Ngayon, may kailangan na rin pagdaan ang orientation at computerized exam na hindi raw basta-basta madadaya. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. Kukuha sana ng student permit mula sa Land Transportation Office o LTO Sinwamel dahil balak niyang bumili ng motorsiklo. Pero hindi pa siya makakapagmaneho dahil bumagsak siya sa online exam ng LTO. Kasi first time, medyo na pressure lang po sa Oras. Hindi ko rin po alam na may exam na pala. Nagulat na meron na ngayon. Kasi dati wala rin. Para masigurong marunong talagang magmaneho at alam ang traffic rules, hinigpitan ng LTO ang pagkuha ng driver's license. Kung dati magsusumiti lang ng medical at birth certificate, meron ng orientation at exam. It will be a 15-hour orientation for the driver's student permit applicants and then the examination. From student permit to the non-professional, the same, no? The same requirement but more difficult questions. Computerized ang exam para hindi madaya. Para mawala na yung mga nangyayari. Let's say fixing, tapos meron ng pre-signed or pre-answered examination papers na naririnig ko natin yan, which is we admit that is sometimes may nangyayari talaga. Sa kwartong ito sa LTO, pupunta ang mga mag-e-exam. May hiwa-hiwalay na computer at may nag-a-assist sa mga aplikante. Pag upo niya rito, mayroong facial recognition. No? Kung talagang siya yung mag-i-exam, tsaka pala lalabas yung mga tanong. Kung mayroong magtuturo dun sa likod niya, automatic yan mag-i-stop yung examination. Ito yung online examination ng LTO. Pwede kang pumili kung gusto mo English o Tagalog. Kapag student permit, may 25 questions. Kapag ka naman non-professional o professional, merong 60 questions. Under time pressure yan dahil hanggang isang oras ka lang pwedeng sumagot. Kaya naman dun nga raw sa pilot exam ng LTO, medyo nahirapan sila dahil 8 dun sa 12 ay bumagsak. Specific sa ina-applyan mong sasakyan ang mga tanong at di gaya noon na type A at type B lang ang exam, ngayon randomly generated ang mga tanong kaya hindi pwede magkopyahan. May timer sa taas ng website para alam mo kung ilang minuto pa ang meron ka. Kung bumagsak, pwedeng kumuha ulit ng exam. Bukod sa mas mahirap na exam, medyo naninibago pa ang mga aplikante sa computerized system. Sa susunod na taon, inaasahang magkakaroon na ng automated examination terminals hindi lang sa mga opisina ng LTO, kundi pati sa malls at accredited driving schools para mas convenient sa mga aplikante. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.